kabayan, mga palangginging, kahapon actually sa live nila Joey at Sas, nakigulo ko doon. Although putol-putol dahil, nasa labas ako. But ganun pa man, pero usapan namin doon yung tungkol sa allegedly, okay, na patatakasin or palalabasin itong mga angkatuhan. So, balikan lang natin kung sino itong mga ito. So, kung i-google nyo, tingnan nyo sa balita, yung The Maguindanao Killings, di ba? O yung massacre sa Maguindanao. 2009 po ito nangyari, na kung saan 58 katao ang nagurgur. So, mas gurgur ito. At kasama doon ay 32 na mainstream media o mga reporter o journalist rather ang nagurgur noong 2009. And in 2019 ay natulan na nga sila na guilty itong mga pamilya ng Apatuan kasama ito si Unsay, aka Unsay, okay, na convicted. Okay, nahatulan sila ng bonggang-bongga na makukulong sila ng hindi lang pangabang buhay, pero actually ito, kasama na yung kanilang graft and corruption, ay 200 years pala ang sentence nito. We'll talk about that later dun sa 200 years. Pero binibigyan lang natin ng konting background kayo na noong November, pasahin natin, November 23, from Al Jazeera ito, no? On the morning of November 23, 2009, just months in advance of the May 2010 elections, relatives of Ismael Mangudadatu, a town mayor, were heading to provincial capital of Maguindanao, okay, to file a certificate of candidacy as governor when they were stopped by armed men at checkpoint in the town of Ampatuan, named after the powerful Ampatuan clan. So yung town pala ng Ampatuan ay, kanila pa rin pangalan ng town. But anyway, tuloy natin, Mangudadatu himself had decided to stay home after receiving death threats. Instead, he sent his pregnant wife, Jeneline, and other female relatives, believing that they would not be hurt because they were women. Sabi dito, for added protection, they also invited group of journalists and other media workers to cover the filing of candidacy. Listening post, the Philippine, anyway, sige. Anyway, natin ito babasahin kasi timeline ito ng mga, maganda pala ito basahin ng Al Jazeera, timeline ito ng massacre o killing doon sa Ampatuan nga. Okay, pag-usapan muna natin saan yun ang balita. So basta, merong si 58 na natsugi o ginurgur nila at nilibing, di ba nakita nyo naman yon noong 2009? At ito po ay paglabag talaga sa human rights ng mga ginurgur at talagang broad daylight nila, mga kababayan, ginurgur ito ang mga biktima. Alright? So kaya nakakulong sila ngayon. Pero may nakarating sa atin na information kahapon at na-post na rin ni Joey na palalayain daw ito ng Bangag Polboronic Administration. So sino ang magpapalaya kung ito man ay gagawin nila? So anong araw ngayon? Wednesday, is it Tuesday dito? So bukas Wednesday dyan. So ayon sa ating puting ahas, mga kababayan, tika ko lang yung ang aning mga mensahe, ano? Okay? Ito daw ay, okay, palalayain ngayong araw dyan sa Pilipinas, o bukas, kasi gabi dyan na, no? Wednesday sa Pilipinas, or anytime, dahil merong involved na 150 million according to our source with Lagdameyo. Alright, with Lagdameyo. So 150 million paunang bayad, Galvez and Lagdameyo. So paunang bayad is 150 million. Then, kapag na-release na daw sa Wednesday, another 150 million will be
paid upon release. So only under negotiation is the inclusion in the release order of unsay. Okay? Si unsay, the trigger man daw. Yun daw ang patatakasin or palalayain. So bakit natin ito pinag-uusapan, mga kababayan? My God! Ito po yung bangag ninyong gobyerno na pinag-usapan ito sa buong mundo. At hindi lang tungkol sa pinag-uusapan ng mundo, kundi kumitil ng 58 katao. Kung ito ay mangyayari, dahil hindi naman dito inireport, hindi pa ito nire-report ng mga journalist, you know, ang mangyayaring ito, dahil ito nga po ay puting ahas report. Ibig sabihin, hindi talaga ito maiuulat ng mainstream media right now. Pero, sinasabi lang natin sa inyo, dahil galing ito sa ating mga informante sa loob, para malaman na ninyo ang nangyayari. Kung ito ay gagawin nila after natin ulat, although na-post na nga ni Joey yan kanina, tapag-usapan namin sila. Ngayon, mga kababayan, marami pong nilabag o maraming lalabagin ang presidenteng bangag sa gagawin nila kung patatakasin nila itong si Ampatuan, itong si Unsay. Number one, anti-graft and corruption. Bakit? And bribery. Eh kung patatakasin nila o palalayain nila in the tune of total of 300 million pesos. Diba? Di kung ito'y mangyayari, allegedly, edi mababawi na ni Lagdameo yung kanyang ginastos sa kampanya ni Kuting. Pero by the way, again, sabi ko nga, ito ay paglabag sa ating batas, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Diba? So ito dapat ay mapaparusahan, itong mga inayupak na ito, ang gagawa nito, kasama siyempre ang bangag na gobyerno, ang makikipagsabuatan dito kung palalabasin nila. Dahil again, ang pagbabayad ng 300 million para mapakatakas o makawala, di ba? Ang isang nakakulong dahil sa kasong heinous crime o mass murder, actually, ang dami dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 58 katao, mga kababayan. Diba? Yun ang titignan natin kung ano ang mangyayari bukas, kung ito ba ay patatakasin o mauudlot dahil inulat namin ni Joey. So, ang daming lalabagin nila ni Marcos Jr. Hindi po gagalaw itong mga nabanggit na personality, allegedly, na magpapatakas kung ito'y walang basbas ni Lisa. Kasi si Lisa ang nagpapatakbo. Okay? Ng government. By the way, ipaalala natin ulit sa inyo kung gaano kabangag ang gobyerno. To remember, yung si Amit Chandiramani na nahulihan ng pang-bang-bang-bang-bang. Diba? Nang bigla po yun. Inarbor yun ni Mel Robles based sa ating report at na-confirm ko pa ngayon sa ating kakilala dyan sa PNP. That was last year. So, non-bailable, pinatakas. Yung si Mark Anthony Sayarot, non-bailable, yung nahuli. Mismo na nagluluto sila, nagpamanufacture sila ng pulburon. After 6 months or more than that of surveillance, imbis na makulong yun, nabigyan yun ng security. At late, ano na ngayon, last month, ay na-release siya. Hindi siya, kumbaga, hindi siya nahatulan kasi wala daw siyang kasalanan. So see the pattern of this bangag administration na talagang patatakasin ang mga masasamang tao, pero yung mga mabubuting tao ay gigipit din, katulad ko, katulad ni Attorney Glenn, katulad ni Macanas, at marami pang iba, mga kababayan. Diba? Katulad ni Hatter Ari Roque na ginigipit, you know, SMNI, papakasuhan tayo ng cyber libel at kung ano-ano pa mga fabricated crime katulad ng distressed mother, di ba, na pina-extract yung kanilang ang kanyang anak. So, eto yung gobyerno ito. Kapag ikaw ay gurgurero, tawatan,
kakampihan ka nila or patatakasin ka nila. But again, sabi ko nga, kung ito ay matutuloy bukas, dahil yun po nakarating sa atin na information, imagine nyo mga kababayan, nasaan na ang, well, we all know, walang moral values, walang ethics itong gobyernong ito dahil bangag na. Ganito po ang mga kilos na mga bangag. Ang mga bangag, o yung mga may ano na yung juta, okay, naluto na, naging Judictus Benedictus na ng talamak na Judictus Benedictus, wala na silang respeto sa batas. Eh di ba nakita nyo naman dyan, mga kapitbahay nyo, o even yung family members ninyo, wala ang respeto sa pamilya, eh, sa batas pa kaya. Kasi feeling nila, above the law sila, dahil wala silang susundin batas. So kung ito'y patatakasin, itong ang patuan, itong si Unsay, 300 million daw po ang babayad, 150 muna kapag na-release, million, then 150 na naman kapag na-release na siya. So hindi pa ba kontento kung ito po ay mangyayari, kung gagawin nila ito mga kababayan. So ibig sabihin, wala talagang kabusugan yung mga hinayupak na mga bangag, di ba? Sa ating bayan dahil sa bangag na gobyerno dahil wala silang hiya. Ano pong mga pwede ni kaso nito? Plunder. Diba? Kasi more than 50 million ang involved na bribery. So, ayon sa batas dito, Republic Act 7080, ayan, sinulat natin ng bongga-bongga. So, pag mahigit 50 million pesos, mga kababayan, ang bribery involved ng mga public official ay pwedeng makasuhan ng plunder. Ang dami pong ibabayolate nila sa ating constitution. Well, the fact na nga araw-araw sila nagbabayolate ng ating batas, mga kababayan, dapat nga sila ay tanggal na dyan. Eh. Dapat nga sikuting kayo ay kumilos na, no? Hindi kasi yung impeachment, una, mabagal yan. Okay? At hindi natin maipoporma yan dahil ang mga hegemonyo, yung kanyang pinsan na si Tampaluslos at ang mga bayarang mga kongresista ay kasabwat din nila. Kita nyo naman kung gaano ka todo tanggol itong mga sa Congress pagdating dito sa PIDEA leaks o sa involvement ng smuggling. Wala. Kaya sabi ko sa inyo, wala kayong kakampi. Ang isyo sa smuggling, pulpuron, sa loto ay talaga namang pinoprotektaran nila, pinoprotektaran ng gobyernong ito. So wala talaga mga kababayan pag-asa ang ating bayan. By the way, okay, may palala ko lang. Okay, may article actually na remember the lottery hearing, yung katiwalayan sa loto, yung lone bettor, yung araw-araw may nagpapanalo. Diba yung na inamin na mismo ni Robles na yung fabricated picture na pinresent nila na may nanalo, diba? Sino ang binabidahan dyan? Diba? Si Tulfo at etong si Coco Pimentel. At inulat ko din sa inyo yan na ayon sa ating putingas, ay na-bribe na yung mga hinayupak na yan. So ngayon magtataka ka, mga palangga. Kasi today, ayan natin, okay, may article. Diyan ko lang to. Ayan. May article today na June 4, okay, na itinalaga o in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., itong si Katrina U. Pimentel as special envoy to UAE na numpangay. Asawa ni Coco Pimentel. So kaya naman pala na udlot na ang hearing dyan sa loto. Walang, hindi mananagot si Lisa, hindi mananagot si Mel Robles kasi ang asawa ni Pimentel ay na-appoint as special envoy to UAE. Nakita ninyo? Ito ba ay kabayaran dahil hindi nila ipinursu yung hearing dyan sa lottery? Ganon din kay Turbo, di ba nasaan? Saan na sa loto? Wala na. Pinatay na nila, tahimik na, at maaaring nga totoong na bribe na sa Tulfo ng 1 billion ayon sa ating source. So wala kayong patutunguhan, mga kababayan. Ayan o, in-appoint siya ngayon. Okay? Sabi dito nga sa balita, President Bongbong Marcos Jr. appointed Maria Ana Katrina U. Pimentel, wife of Senate Minority Leader Coco Pimentel III, as special envoy to the United Arab Emirates. Marcos administered her oath of office on Tuesday, June 4.
So, ibig sabihin, mga kababayan, eh, yung mga, katulad ni Coco Pimentel, minority leader siya, di ba? Siya yung kunyari nag-oppose-oppose dyan sa Senate. Kunyari, hindi siya maka-Marcos or something. Yun siya yung mga tao dito, nag-oppose sa mga maling ginagawa ng bangag. Pero tignan mo, na-appoint yung kanyang asawa. So ano ang mga signalis nito? So kinukuha na ni Kuting lahat yung mga nag-uupo sa kanila o yung mga hindi masyadong umaayon sa kanya. Kumbaga binibigyan niya ng mga papremyo. Binibigyan ng award para hindi na tumutak. Para hindi na magsalita. So ngayon, ito yung balikan natin itong non-bailable nga na ginawa ng mga ampatuan, mga non-bailable high crime ito. Alright? So actually, tinanong ko yung ating kaibigang abogado ngayon. Sabi ko, okay, dinext ko siya, sabi ko ganun ay, eto, tinan natin si Palanda. Sabi ko, attorney, nabalitaan mo na ba na palalabasin daw po yung gumurgur sa 58 katao, yung ampatuan nga, yung si Unsay sa kahalagang 300, total of 300 million. Ang sabi, imposibleng ma-release yan kasi non-bailable ang kaso niyan. At hindi na siya makakapag-bail kasi malakas ang ebidensya. Okay? Kung may ebidensya na gagawin niya ni Lagdameo at ni Galvez na palalayasin, eh pwede silang kasuhan nga ng graft and corruption. Alright? Yun ang sabi ng ating kaibigang abogado dito. Ngayon, pinarward ko itong pinost ni Joey na yung desisyon ng Department of Justice, yung Supreme Court pa, nasabi niya, persons convicted of heinous crime still entitled to good conduct time allowance. Diba? Kapag naging maayos sa loob ng kulungan, kukumputin yung years of your stay, at kung ano man yung performance mo during sa kulungan, eh, yun daw kasi ang gagamitin. Okay? Yun daw kasi ang gagamitin ng gobyernong ito para mapatakas o mapalaya itong ampatuan na ito na gumurgur ng 58 kataong. Alright? Ngayon ano sabi ni attorney? Okay? Hindi applicable sa ampatuan yan. May computation yan para madeduct sa sentence niya. Ang sentence ng ampatuan dun sa graft and corruption pa lang, 200 years na napagkakulong. Kahit i-apply ang good conduct allowance na yan, hindi pa rin pwede. So, sinasabi natin ito sa inyo para bukas, you know, just in case naman na kunyari, you know, totoo patatakasin nila o palalayain nila, alam nyo na illegal at labag sa batas at niyurakan na naman ang batas ng tao, batas ng Diyos, batas ng international. Kasi, you know, commission of ano to eh, mga palangga ng paglabag sa karapatang mabuhay ng 58 katao. So ngayon, ang sabi pa dito, kahit i-apply yan na good conduct allowance na yan, hindi rin yan pwede. Okay? Yung GCPL kasi, kapag maganda ginagawa mo sa loob, may computation yan. Iless siya doon sa sentensya mo. So example, ito, 20 years ang sentensya mo, then i-compute yung good conduct time allowance. Example, 5 years ang computation ng good conduct mo. Okay? Then, ililess yun sa 20 years mo. Ah, okay. Yung pala yun. So, if 15 years ka nang nakakulong, then lalaya ka na, kung 15 years ka nang nakakulong, then lalaya ka na kahit di mo mabuo ang 20 years kasi na-offset na ang GCPA, good conduct nga, yung good conduct time allowance. Okay? So, kung si ampatuan ay 200 years ang kanyang hatol, okay, eh, hindi siya talaga makakalabas, mga palangga. Yun ang sinabi sa atin ng expertong abogado. Alright?
So abangan natin bukas. So imagine niyo kung lalabagin ng gobyernong bangag, patatapalan, palalabasin, patatakasin, I don't know, di ba? Kasi ito yung nakarating sa atin na informasyon at ito nga ating pang informer na ito, never itong nagmintis sa kanyang mga ini-inform sa atin sa inyo. So talagang kung mangyayari ito bukas dyan sa Pilipinas na makakataas itong sentensyado ng ganitong klaseng crime, okay, ang paglabag sa human rights, nasaan na ang Commission on Human Rights, mga kababayan? Okay? Nasaan ang paggalang nila sa, paano naman biktima nito? Uy, 32 journalists ang biniktima ng mga ito. Kumusta naman ang mga media? Kumusta ang mga journalist? Hindi nyo ba ito iulat? O baka ngayon alam nyo na, pero nga natatakot kayo. Yung pag-roar nga ni Pangulong Bangag ninyo sa Singapore nung tinanong kung anong masasabi sa statement ni Baste. Diba? Hindi nyo inulat kasi nga natatakot kayo. Roar lang ang sinagot ni Kuting noon. So how much more itong issue sa ampatuan, kaya naman yung ating mga puting ahas sa atin binibigay at sa kay Joey at sa iba pa na may lakas ng loob para iulat po ito sa inyo, mga kababayan. So human rights violation ito na ng 58 katawat ng kanilang pamilya, tapos kung ito'y patatakasin ng mga jutang ginimis, mga palangga, ng mga bangag, mas gurgur ito, mas gurgur. Nasaan ang hustisya sa kanilang pamilya? Dahil sa halagang 300 million, kung ito ay matuloy tomorrow, di ba? Violation itong harap-harapan na sasampalin kayo ng paglabag sa konstitusyon, kung ano pang mga batas ang nilabag ng mga yawa na to, bribery, graft, commission on against human rights, di ba? Lahat kung ano pang mga artikulo-artikulo dito sa batas ng Pilipinas ay dapat ninyong magkikumilos talaga. At hindi lang yan. Meron pa silang international law na i-violate dito. Papayagan na lang ba, titingin na lang ba ang mga international audience na palalayain ng isang bangag na presidente o patatakasin itong mga ganitong klaseng taong nag-commit ng ganong mas gurgur? Mas gurgur ito, mga palangga. Kaya nga, di ba? Ang ginagawa nila dito kaya Pangulong Duterte, pinangimasukan ng ICC yung inaakusta nila tungkol dito sa war on drugs na ito. So ano ito, tatahimik na lang dahil ito'y kagustuhan ni Marcos Jr. Just in case na patatakasin nila. So, isa-set aside na lang ba ito ng international, ng ICC at yung mga, yung sabi ko, international audience, okay lang kasi gusto ni Marcos Jr. at, nabayaran sila or what. Tapos si Duterte, kailangan gipitin ang gipitin, di ba? Yan. So, kailangan natin ipaalam sa international community just in case na gagawin nila ito bukas o sa mga susunod na araw. Kasi anytime soon daw ay patatakasin at palalayain nila. Gagamitan nila ng mga chuchu-chuchu. Ito na ngayon nabanggit na nagagamitin nga nila itong good conduct time allowance na ito. Nakapagbait-paitan ka doon. Di ba? Na-explain na kanina ng ating magaling na abogado. Yun. Papayagan nyo na lang ba? So, again, nasa inyong mga kamay. Pag-aabuso, mga palangga, ng power. Matagal, araw-araw nilang, the moment, actually, bago pa nga umupo si Marcos Jr., ay inabuso na nila ang power. Kahit pa siya nakaupo doon sa extraction kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas at pakikipagsabwatan ni Teddy Boy Loxing Jr. sa pagdukot sa mga bata sa Turkey. So, no wonder na talagang walang habas na gagawin nila ito, mga kababayan. Walang kahiyan na ito, mga ito. So, again, doon sa kapapasok lang, imagine ninyo, kayo ang biktima ng mga binangbang-bang-bang o ginurbor. Kayo ang pamilya na ginurbor. Kayo isa sa mga journalist doon, anak nyo, kapatid nyo, di ba? 58 katao ang ginurgor.
Tapos may mga report na ganitong patatakasin o palalayain nila in the sa ngala ng 300 million. So wala na hustisya, Pilipinas, kung sino ang may pera, okay, kung sino ang pwedeng magbayad sa bangag ng gobyerno, kahit may ginurgur pa ang mga taong nakakulong, eh makakalaya na lang ng ganun-ganun. Okay? So yan ang yan ang eksena ngayon ng gobyerno ninyo. Na dapat talaga ito ay what? Imbestigahan. Ay, no, not imbestigahan. Wala nang imbestiga. Dapat na ninyong gurgurin ang mga sindikato, ang mga mafia sa ating bayan, mga kababayan. So recently, okay, ang kababayan, di ba, ang ingay-ingay ng PIDEA leaks sa pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa pagsingkot, di ba? Then ngayon, may bisita siya si Zelensky na may history din, may report din na sumisingkot itong taong ito. Pero, pag-usapan natin si Baste. Kasi ito si Robert Barbers. Robert Barbers is what? Surigao del Norte congressman. Okay? Ano ba ang title natin dito? Alright. Mayor Baste, tina-target. Okay, tina-target yan siya. Okay. So ngayon, gusto mag-open ni Barbers ng investigation dito daw sa Davao sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot pupulburon. Right. So may article na lumabas, okay, na papaimbestigahan niya ang pangyayari sa Davao. Kasi recently daw may mga nag-positive na mga government workers. Okay, fine. Okay, fine. Pero ang intention nito is targeting ang Davao. Kasi remember, nag-declare si Mayor Baste no March ng war on drugs. And I think, you know, may mga nasawi doon sa war on drugs niya. Na mayroon ng laban, you know, ang nakalagay sa balita, five daw nagurgur dahil dito sa war on drugs. So yun ang gustong patutukan ni Barbers ngayon at paimbestigahan niya ang drama niya, itutulungan daw niya ang Davao. Yun ay drama-drama lang. Walang problema kung hindi lang Davao, lahat ng probinsya, lahat buong Pilipinas na paimbestigahan ni Barbers. Okay? Ang issue dito sa paggamit ng pulporon. The irony of hypocrisy ng minayupak na mga ito. Okay? Paimbestigahan yung gumagamit sa Davao, pero nasaan si Barbers? Nasaan ang mga bangag na kongresista noong kasagsagan itong PIDEA leaks na kung saan nasasangkot si Marcos Jr. na sumisingkot ng pulburon noong March 11 of 2012 kung saan nandoon sa report ng na inirelease ko, okay, dyan sa social media. So kapag ang presidenteng bangag na nakikita na doon sa pre-op, an authority to off, na sumingot kasama si Maricel during that time dahil pinanindigan yan ni Agent Morales na yes, siya ang investigating agent during that time na ang presidente ngayon ay noong 2012 ay dapat dadamputin na o iso-surveillance, di ba, sa kanyang paggagamit ng white powdery substance. Pero ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Nasaan si Barbers? Nasaan ang mga kongresista? Nag-initiate ba sila na magkaroon ng hearing para ipatawag si Kuting, para ipatawag si James Kumar, at patawag si Lisa dahil, you know, sangkot sa bribery again at sangkot sa posibleng paggurgur kay Agent Morales. You know that already. Nasaan ang Congress? Wala. Ngayon, ang tatargetin si Baste. Ang Davao. Kesyo daw may mga empleyado na nag-positive. Ay, Jutang Jinimes, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang isang Agent Morales ay pinatunayan na yes, siya ang nag-imbestiga noong panahon, noong 2012, na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ngayon, gusto nilang targetin ang Davao. Walang problema sa atin kung yun ang ginagawa nila ay whole nation approach na tinatawag, buong Pilipinas, hindi lang selected area na, ito Davao lang, kasi gusto nilang puruhan ang mga Duterte.
Eh, itong mismo presidente, mga palangga, na si Marcos Jr., bakit ayaw pa imbisigan mo, Barbers? Bakit si Baste, kunyari tutulungan daw niya si Baste para, you know, to solve this problem sa Pulburon, dahil may mga empleyadong involved, da-da-da-da-da, di ba? Hmm. So ngayon, ang intention nito, mga kababayan, ay talagang what? Para si, ano yun? Yung gipitin ang Davao, gipitin si Mayor Baste. At sooner or later, baka ipatawag nila yan sa Congress at sa Senate kapag nag-open na. So, ipapatawag nila yung taong walang, like si Baste, di ba? Walang involvement sa drugs, pero si Marcos Jr. ay itsapwera. At si Lisa, naharap-harapan na, na narinig dun sa video na siya ang mastermind ng pang-bribe through Kumar and through Picoy and Romy Enriquez na narinig natin sa CCTV, pero walang action ang gobyerno ni, ay ang mga kongresista. You know that already? So, mga kababayan, okay, yan ang gagawin nila ngayon. Gipitin ang gipitin ang Davao at si Marcos Jr. at itong mga heinous crime na ginagawa, well, yung high crime, sabi ko nga, itong high crime na ginawa ni Lisa Tanas at ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Bianca Zobel, sila yung magkakasabot sila, di ba? At yung mga tiwali si Isa, didinid ba ng Kongreso at Senado? Pangingidnap yun, pangdurukot, again, violation of human rights. Ngayon, ano nangyari? Duterte ang kanilang tinututukan. They don't care about you. Kasi tinatarget nila si Duterte, ang mga Duterte. Kasi siguro makikita nila na malakas pa rin ang Duterte over sa mga Bangag Junior. Kasi if you compare, kapag si Duterte ang nagla-live-live dyan, kapag may mga maisog, talagang ang tao nakatutok at nakikinig. Si Kuting, kahit kumambling pa siya dyan, kahit anong ginagawa niya, hindi siya, wala nang amor sa kanya yung taong bayan. So ang gagawin nila, susugin nila yung mga Duterte. At kung pwede nga lang, di ba, buburahin nila sa mundo ang mga Duterte. Kaya nga yung ginagawa ni Lisa, ni Marcos Jr., ng paiba-iba ng statement dyan sa ICC, na kunyari, sabi ni Kuting, ayaw niya makialam ang ICC dahil wala silang, karapatan na makialam sa ating soberenya, chuchu-chuchu, tapos babawiin niya uli. Pero dingin sa inyong kaalaman, ay pinapapasok na pala nila itong mga ICC people na ito para magkalap daw ng ebidensya through Trillanes. So, see that kung gaano kabangag at ungrateful itong jutang chinimis na puting na ito. Sabi ko nga, ang dami talaga nilang nilabag na violation sa ating batas, sa ating constitution. Pero again, wala silang pakialam, mga kababayan, kasi they don't care about you. Wala silang pakialam nga yung lone bettor nga sa loto. Every other day, may nananalo ang kongresista ninyo, ang inyong mga senador, may pakialam ba? Pinanagot pa si Robles. Harap-harapan kayong niloloko, mga Pilipino, kayong mga tumataya sa loto. Yeah. Anong gagawin natin sa mga ito? Then, you have to speak up eh. Pero palapit na tayo dyan. By the way, mag-send sa atin ang ating kaibigang ekonomista at abogado din ito. Nag-text sa atin tungkol sa No Remittance Day. Ang sabi sa akin, mga kababayan, kung pwede daw i-move natin yung date. Kasi ang 15 pala, June 15, is Sunday. Okay? What is June 15? Bigyan natin yung ano? June? Okay, June. June 15 is Saturday pala. June 15 is Saturday. So, ang sabi sa akin ng ekonomistang lawyer ay what? Ang suggest daw ay dapat ang No Remittance Day, June 17, Monday. Kasi dun daw talaga kita ang financial impact on a weekday. Kasi kapag Saturday, closed ang financial market. Kaya niya, better to do it Monday, June 17. Alright?
So June 17 na ang No Remittance Day para maipakita natin ang impact sa mga bangag na ito. Alright? June 15, magdalakoy na naman ang mga mag-asawang leader ng sindikato sa Switzerland. Mga taga-GFR, sabi niya, oo nga, di ba kasi inibistahan sila ni Zelensky. So, mga kababayan, alam mo kung anong meaning nito nung pagtanggap dito kay Zelensky? Nagpapakita ang ating gobyerno na kinakalaban din natin ang Russia. Di ba? Kinakalaban din natin ang Russia sa pag-support kay Zelensky or pagtanggap sa kanya. So, additional, ano na naman ito, additional kaaway na naman, na pwede naman tayo maging neutral lang. Na hindi tayo aayon sa Ukraine, hindi rin tayo aayon sa Russia, maging neutral lang tayo. But dahil nga si Marcos Jr. ay bangag, at hindi natin alam kung anong hidden agenda na naman ito, na, you know, hindi pa natin na-discover right now, pero isang maliwanag, mga kababayan, na itong si Bangag Jr. ay ibabala na naman ang mga healthcare workers, like yung mga psych nurses, doctors sa Ukraine. Sabi nga namin ni Sas, paano ngayon pupunta doon yung mga psych nurses? So, you know, kung hindi ka marunong mag-Russian, yung salita nila. Di ba? So, yung mga aalagaan ng mga sundalo, although, yes, it's good for humanitarian reason, pero yung aalagaan ng sundalo na mga may mga PTSD, okay? Mga palangga. So, etong ganitong klase ng mga pasyente ito, mahirap i-deal. Okay? Number one, kung hindi kayo magkakaindihan ng salita. So, nangakusikuting na magpapadala siya ng mga what? Mga healthcare workers doon. Eh, hindi nga masolusyonan yung problema natin sa healthcare sa Pilipinas. Tapos dadali na naman tayo. Dun sabi ko nga kay Sas, at saka Joey kagabi, sabi ko, bakit hindi na lang dito magagaling sa Amerika? Total, you know, alay naman namin sila. Diba? O, dito na lang. At kami naman yung nag-provide ng pera para magbang-bang-bang. Taxpayers' money. Eh, di dito na lang magkuha ng mga nurses. Bakit sa Pilipinas? Eh, ang dami rin naman mga nurses dito. Ang dami naman mga health, mga psych doctors dito. Bakit, di ba? Kung yun na lang ipapadala, bakit Pilipino? Kayo, pumunta pa kayo? Ngayon, mga palangga. Ram. Okay, Ram Vergara. The Puppets Comedian. Duterte supporting from North Cotabato, sabi ni Remnants TV. Sabi ni Liza, kahit malaki ang offer, hindi ko papuputahin ang anak kong nurse doon sa Ukraine. Kaya nga. Ay, dance yung ating orasyon, hindi pa natin nagagawa. Kulang na nga ang nurse sa Pilipinas. Sabi ni Roy Ancheta, ayun na nga, tapos na nga ako na naman si Kuting na papadala kayo doon. Well, mga palangga, buha ko sa inyo, hindi ako pupunta doon. Unang-una yung communication barrier, ano, mag-aaral pa kayo ng Russian, unless na kayo ay nakakapagsalata kayo, at saka, gaano kahirap i-deal yung ganung pasyente? Para ka nagpapatiwakal doon pagpunta mo doon. Di ba? Yung iba doon, yun know, wawala, di ba? Magkung ano-ano. At saka, gera doon eh. Di ba? Fernando Losa, gera doon. Ano nasasaba ka? The fact na ipapadala ka doon, mga kapalapalangga, ng gobyernong ito, ibig sabihin, ipinadala ka na doon sa bang-bang-bang, ibabala ka na sa kanyon. Bakit kayo pupunta doon? Hindi pa over. Atas na lang kung tapos na ang kaguluhan. Kaso patuloy pa rin eh. Kayo ang sasalo ng bala doon. So yan ang gusto ni Puting sa inyo, mga kababayan. Basta bangag. Sabi ni She, ay She, how are you? Basta bangag si Kuting Jr. Sabi ni Chacha, ay ganda na siya. Chacha, kiba? Just me, sa SARS nga, hindi ko pinatulan for $5,000 a day sa gitna ng gera. Ay, yung SARS yung nag-ano? Oh, wow. Yes, kasi kamatayan ang harapin mo. Kahit billion pa ibayad sa'yo, pagdating mo, chugi ka na dahil na, nagkakaroon ng bang-bang-bang, di ba? Oh. Presidente muna mauna doon talaga baliktad ang jutak, sabi ni Ram. Okay? Bagang talaga, wapakel, sabi ni Jenna Penas.
So yan ang mga update ngayon. So ngayon ang eksenahin sa Malacañang nag-appoint sila ng mga kakampi nila sa pambubudol. Pero gusto niyo, ano sabi ni Marvel, gusto daw niya sa Russia. Eh, nagkakagulo doon, wag ka muna. Pag wala na, ano, pag wala ng gera, pwede ka nang pumunta doon, mga palangga. Si Raulo, sabi ni Jose dito, Raulo ang mag-a-apply ng work doon. Kalat ang epidemya doon. Mm-hmm. Well, mga kababayan, it's up to you. Imagine niyo yung Marcos Jr. ninyo, yung bangay, wala silang pakialam. So, ikaw, nagpapadala mo ba ang anak mong nurse doon or doctor, or you as a doctor, as an individual, pupunta ka doon? Eh, nililikas nga yung mga Pilipino doon eh. Diba? Nililikas nga pa uwi, tapos ikaw naman, pupunta ka doon. See kung gaano kabangag itong gobyernong ito at what? Itong presidente ng Ukraine. Oh, bakit? Wala na, diba? Wala na silang makuhang mga medical workers. Eh, ayaw nga ng mga Amerikano eh. Ano, diba? Yun, pera namin, nandun doon na eh. Ang tax money namin nandoon na para sa mga armaments nila eh. See that? O tapos, manghihingi pa sila ng rescue. Diba? Imbis na solusyonan yan to stop the war. Yan ang pinaka mabilis na solusyon. Itigil yan. Pero dahil, papit nga din itong si Zelensky, kaya uututo. Ganito, the same thing na ginagawa dyan sa Pilipinas. Diba? Na ang sabi ni Putin. O, inaantay lang niyang may machugi na ano, na Pilipino daw dyan sa West Philippine Sea at yun ay signalis na what? Magsisimula na sila magbang-bang-bang. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Inilalagay kayo sa gerang hindi para sa inyo. Walang pakialam eh. Tignan mo, palalayain itong mga patuan. Ano yun? Kitang-kita sa buong mundo kung anong ginawa nila. Galit na mga tricycle drivers, sabi ni Ferdinand Tolosa. Okay? Sabi ni Nars sa New York, 10,000 per week during COVID. Magkano naman kaya sa Ukraine ang pumunta ka doon? Oo nga. Oo, grabe, no? Tumita ka ba ng bonggang-bongga palangga? O magkano kaya sa Ukraine? 10,000 per week. So that's $40,000 a month. Diba? Pero yung pupunta ka sa Ukraine, mentally patient ang iyong i-handle. So titigan mo pa yung security ng area, baka biglang may lumipad na bomba or you know, kung ano pa man. Oh. Yan ang titignan ninyo. So dapat tinitignan ng bangag kung ano ang kapakanan o i-ensure niya ang security ng mga kababayan niya. Eh, tumango-tango na siya doon eh. Diba? Huwag na huwag niyong para sa akin lang to ha. Kung ako. Kaya hindi ako pupunta doon. O anak ko, o pamilya ko. Kahit na 1,000,000 pa isang araw, hindi ako pupunta doon. Kasi anytime, pag tinamahan ka ng bala, paano mo ma-enjoy? O nakasingot ka ng pagpagurgur, paano mo ma-enjoy yung pera? Diba? Kung gurgur ka na, wala rin kwenta yan. So mag-isip-isip kayo. Okay? Sabi ni W. Lee ngayon, it's going to get worse, sabi niya. Thanks, bangag. Yeah. Grabe, ano? Oh, ito na ang gobyerno ninyo. Palalayain, allegedly, bukas, ang mga mas gorgorero. Gorgor ang feet, sabi niya. Ano na gorgor yung feet ko? Oh. Ang gulo na ng bayan kong Pilipinas, natatakot na akong umuwi. Sabi ni Maria Teresa Usano. Kaya nasa inyong mga kamay yan, mga palangga. By the way, June 17 na po ang ating No Remittance Day. Mag-post ako mamaya sa Facebook. June 17 at June 8 sa Japan, meron tayong hakbang na maisog. Speaker po ako doon sa Japan via Zoom. So abangan ninyo, mga kababayan. Nag-freeze na naman ang alindog ko. Ah, din Scorpion. Eh, ginagawa, di ba? Mayroong pagpa-freeze ang mga bangag na yan sa Pilipinas. Iga mo na. Amaya, baka pagkatapos natin mag-vlog, maririnig nyo na uli ang alindog ko. Rainy, how are you? Yeah, so June 17 na, mga palangga, ang ating No Remittance Day. Okay? Maka po
pauwi pa naman kami ng July, sabi ni Cooking Kata Recipes.